yung tubig na malakas. Ayan. Oh, parang may water cannon yung sa China. Oh. Yan. Yan. Napakalakas ng ating tubig. Oh, aabot pa rin yata rito. So, yan. Hindi natin yung stop yan. Araw-araw yan. Kasi... Hindi lang. Ah, napakasimple. Makasakto. So makasakto, ang ipakita natin ngayon is yung kung paano tayo magdagdag ng buto ng bagyo beans. So guys, gumamit tayo ng ganito, pinutol natin yon ng half nya, yung ating time check, sakto morning. So kasakto, nagputol tayo ng lata, plastic na soft drinks, yung 1.5, tapos yan ang laman ng ating beans na bagyo beans. Hindi yan F1 guys, kundi F, ilang F na yan kasi matagal na yung binhi natin. So previous video, nakita nyo na yung mga nanay at kaluluhan yan. So hinati natin yung sakto, ginawang ganito para itali sa ating bewang. Nang sa ganon, napaka dali gumawa ng pagdagdag ng buto. So punta tayo doon sa area ng ating pagtatamin naman ng buto. Pakita ko kung paano ito ilaglag. Again, may nauna na yung natanim tayo. So bali ito, pahabol na lang to kasi sayang yung area in between italong. So sayang yung bakante. So tirahin pa rin natin ang tanim. Tanim ng tanim. Ko ni Jopil the Farmer pa, crop raising. Yun ang kanyang term ng intercropping. So yung kanyang crop is na paunahan yung sino yung mauna, sino yung malakas na harvest. At napaka shout out doon sa malakas na motor na dumaan. Napaka... So guys, back tayo sa ating topic. Ito, gamitin natin yan at ilagay natin doon sa area. So kasakto, andito na tayo sa ating area. So yan, pansin nyo yung ating sitaw is malalaki na, 17 days old ngayong araw na ito. So malaki-laki na, may talbos na yung iba. And then yung scope of work ko ngayon guys, i-share ko na sa inyo. So yung purpose nito, bakit may beans pa tayo na tinanim? Kasi dito guys, yung talong namatay na. So sayang naman patayin. Again, may video tayo dito din sa kung paano ito kinupkop natin. Yan, may mga talbos pa. So dito sitaw, kasi sitaw is same pa rin ni beans, nitrogen fixation. So hindi kailangan masyado ng abono. Tapos yung talong, need nyo ding abono. So dito, tatlong puno, isa may sitaw o may bagyo beans doon, may talong rito sa gitna, may sitaw rito. So yung basal natin dyan sa ipot, dyan. So pag malinis na wala ng damo, pwede na yung ipot drop na ganyan. So yung organic nya, nagsishare sila. Pero yung ating talong, kailangan din nating pruningan to conserve nutrients na may higop nya na para lang sa kanyang talbos. Yun ang purpose ng massive pruning. Talagang ubos na ubos yung sanga. So may sample tayo rito na pinakita. So ito, yung massive pruning natin ito. Isang sanga na lang. Ginaya din natin yung mga nakita natin sa mga video ng mga Thailander, yung mga Thai farming. Dalawang sanga na lang yung natira. Yan. Ubos na ubos yan. Yan. Yan, naka-pruning na yan ito. May isang talbos na lang yung natira. Yan. So napaka ano guys, napaka pansin sa ating mata na parang ano ito, magkapagtiwalaan ba ito na lalaki pa ito kasi isa na lang. So hindi kayo matakot guys kasi yung ating ginawa is napaka sensitibo. Kasi kung once may failure ito, lahat-lahat failure. Pero
balanse lang, tiwala sa sarili. Yan, pakita rin natin tubig na malakas. Yan. Oh, parang may water cannon yung sa China. Oh. Yan. Yan, napakalakas ng ating tubig. Oh, aabot pa yata rito. So yan, hindi natin yung stop yan, araw-araw yan. Kasi wala pang ulan rito. At yung talbos niya, isa na lang yung natira sa ating talong. Pilit nating binuhay. And then may double purpose, si Sitaw makainom din. And then yung ating idagdag na yon, yung buto na magibens sa kabila yon. Yan, yung kahapon, pinatira natin ni Manong yung ating kabilaan. Yan. So yan, kabila, dyan tayo tatanim ng bagyo beans. So ipakita ko sa inyo kung paano gagawin yon. So guys, ito yon. Yan, so dito yan. So dito yan sa bewang. Yan. So ito naman, dapat nakasealed yung mga stock nyo na mga beans na hindi F1. Kasi hindi natin kaya yung paano mag maintain ng germination gaya nito. Sariling buto lang to guys, kami lang yung gumawa at in-stock at tinagay ng silyo. Tanong kayo, ayun, ba't may plastic? Silyo ito para hindi sumungaw yung ating bagyo beans. Nakaano yan, stock yan, lagay nyo na sa gilid na hindi yung temperature na angkop sa kanya, yun lang ang sa kanya, hindi masyadong mainit, hindi rin masyadong malamig. So guys, last bowl na ito, ang punla, yan, siguro, abot ko siguro ng dalawa o tatlong linya ito. So, simula tayo dito, sa line ito, sa pinakataas, and then sa baba. So, mga dalawang siguro, kusyawe. Depende lang kung anong maabot nito. So, doon siguro tayo sa pinaka last masimula doon kasi maabot yun ang shower. So dalhin ko kayo guys, guys doon. So ganyan lang pagdali. Yan o, may straw tapos binutasan, napaka simple. Dali nyo lang ang maigi guys baka maputol. Yan. Kira. Ikot nyo lang na ganyan ha. Adjust yan. Yan. So yung dalawang kamay mo is libre. Napaka makagawa ka pa ng ibang gawain. So punta tayo doon.